Pinkias actually means milk pills. Kasi 'di ba, pag bumili ka ng pastillas na kabalot, mukha siyang malalaking pills na talaga namang hindi mo matitigilan kainin. And some regions here in the Philippines, may kanya-kanya tayong version ng pastillas. Sa totoo lang, lahat po 'yan masarap. Walang mas masarap, walang hindi masarap. Basta pastillas, favorite natin. That's why today, let's make a unique version of this favorite Filipino delicacy. Gumawa tayo ng baked pastillas. Ang kagandahan kasi pagka baked yung pastillas, alam mo, mas stable siya and actually it will have a longer shelf life kasi nagiging parang cookies. Eh well, kung ayaw mo naman ng bake, pwedeng-pwede din naman tong traditional. Huwag mo nang i-bake, kung makakatipid ka pa sa gas, masarap pa rin. So first, you start with the basic ingredients. Super duper daling gawin ito actually, and natatandaan ko, elementary kami, TLE class, doon unang tinuro itong pastillas making. And nagulat din ako, ganun lang pala kadaling gawin itong pastillas. So first, I have here powdered milk. I'm just using ordinary powdered milk from the grocery store. And many of you have been requesting na timbangin ang ingredients. So the powdered milk into my timbangan. So it gives you 370 grams of powdered milk. Syempre nga naman, 'di ba? Pagka nagtitinda ka, mas mabilis kasing gawa ng costing kapag ka tinitimba. Or if you want to double the recipe, i-times to mo lang yung grams. Eh pero kasi kaya talagang cups o ito ipapaliwanag ko sa inyo. Because some of the viewers are just yung parang hobbyist, they just bake na katuwaan lang. So, karamihan, walang timbangan. Kaya din, gumagamit tayo ng cups. But for the way, again, this is 370 grams of powdered milk. And then into this, I'm going to put salted butter. This is 50 grams of salted butter. Salted na yung ginagamit ko kasi hindi ko na siya lalagyan ng salt. But if you have unsalted butter, you just put a pinch of salt as a flavor binder. So 50 grams of salted butter. And then I'm just going to put cheese kasi alam mo naman ako, ang hilig-hilig ko sa cheese. So I put approximately a cup of grated cheese. Kung gusto mong sosyal yung lasa ng pastillas, ginagawa ko to dati, ay keso de bola ilagay mo, 'di ba? Especially malapit na ang Burr months, 'di ba? Binibigyan na kita ng idea kung ano ang magandang ipangregalo at ipangnegosyo. And I'm also going to put condensed milk. This is just 1/3 cup of condensed milk. Okay, you don't need a mixer here. Mamasahin ko to. Kaya kailangan malinis ang kamay mo. Make sure naghugas ka ng kamay. And para hindi ka nahihirapan sa pagmamasa, meron ako ditong cornstarch. Okay, konting cornstarch lang. Pero bago ka maglagay ng cornstarch sa kamay mo, simulan mo munang masahin ito. Madali lang yan. If you feel like the dough is stiff, pwede mo pang lagyan ng konting condensed milk. Lalagyan ko siya ng konti. Okay, minamasa ko lang siya. And actually, it's forming into a paste. So konti lang ang ilalagay ko. Lagyan ko lang ng mga 1 tablespoon. Of condensed milk. Okay, just put around a tablespoon. Condensed milk na din yung pinaka-sweetener mo dito. Okay, pag nag-bind na yan, pwede mo na ilagay dyan. And dito mo na ituloy ang pagmamasa. To achieve a chewy pastillas, kailangan mo siyang masahin.
nakikinga rin talaga dito. Para ka nag-e-exercise. Okay lang yan. Ito naman ay para sa'yo din. Yung tipong kakayod ka, pero kikita ka. O kung hindi mo ibebenta, masasarap pa naman ang mga kakain. Yun naman ang importante. Kaysa yung nagpapakapagod ka para sa mga maling tao. Diba? Magpakapagod ka na sa mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Ganun lang yon. Pag naninikit na, lagay kang konting cornstarch sa kamay mo. Masa pa ha? Masahin mo pa kasi it has to be chewy. That's one of the secrets. To a good pastillas, hanggalin ko nga itong relo. Not too much, ano ha? Don't put too much cornstarch. Just enough. Parang nagpolbo ka lang sa mukha. Huwag masyadong parang espasol na. Tama lang yung ano lang. Okay? Pag nagiging smooth ng ganyan, ibig sabihin, malapit ka na. Malapit-lapit na. Okay? So, for example, ayaw mo siyang i-bake simply because you don't have an oven. Eto mismo, oh, pastillas na to. You can turn it into pastillas balls like this. You just roll it in sugar and then you wrap it. Or if you want the classic pastillas, oh, ayan, para siyang pills. You roll it in sugar. Ay, may pastillas ka na. You want ube pastillas? You can put ube jam, ube flavoring. Tikman nga natin. Ay, ang kunat. I love it. Di ba? May pastillas ka na. Pero, gusto natin mas bongga. So, ibe-bake natin. So, first, you form it into a rectangle. Ginagamitan ko lang ng flat scraper. Okay, form it into a rectangle like this. Approximately, kung iruruler mo, approximate lang to ha, hindi mo kailangan gayahin tong sukat ko. Around 7 by 5. Okay? Tapos, gugupit-gupitin lang natin into bars. Pag nag-bar mo na, i-cubes mo naman. Bubukod ko to kasi may kanto. Iro-rolyo mo sa asukal yan, but before I do that, I'm going to preheat my oven 400 degrees Fahrenheit. So, meron ako ditong pan that I've lined with parchment paper. Iro-rolyo ko yan isa-isa sa sugar. And then, ipipila ko lang sa pan. It's going to be so good. Pila mo lang ganyan. Believe me, this is an upgraded version. Nauso to before, toasted pastillas. But what they do there is, binoblowtorch nila yung gilid. This one, we were going to bake this for around 10 minutes, cooking the pastillas all throughout. So hanggang dun sa loob, magiging extra chewy. So yan, rollin mo lang ganyan. And then ipila mo, giving it some space to make sure na kahit na umalsa siya ng konti or malusaw ng konti, hindi pa rin magdidikit-dikit yung iyong pastillas. Okay! Ayan! Na-assemble na natin. Now, I'm going to bake this in a hot oven around 400 degrees Fahrenheit. Ang idea mo lang is you want the outside to crust. Mag-brown ng konti and then that's it. Balikan natin. Ayan na! So after around mga 9 to 12 minutes, ito mga 10 minutes, luto na ang ating baked pastillas! Oh!
ganyan lang ang gusto mo. Parang golden brown. Ayan o, parang, ay, lambot pa. Actually, mag-firm yan pag medyo lumamig-lamig, mainit. So, palamigin natin ng konti yan. Let's say 5 to 10 minutes bago natin tikman dahil ayaw kong mapaso. Ayan, so malamig-lamig na siya. Let's try. I love it. Yung parang chewing-chewy siya. O, yung labas niya is crunchy. Oh my gosh. Sarap. Sa totoo lang, nakaka-addict po ito. Yung parang kakainin mo sa like cornic. And you know what I like about this? It's not overly sweet. Para na siyang cookies actually. You get that crunch. The chewiness. Just so good. Para kang kumakain ng yema na may pastillas. Everything good. Ang sarap-sarap. Yun lang dumidikit sa ngipin kasi sobrang kunat. Pero ito yung dumidikit na gusto mo. Na ayaw mong paalisin. Sa sobrang sarap. So what are you waiting for? Gumawa ka na. But by the way, to store it, you can put this in plastic bottles or kahit ilagay mo lang sa Ziploc containers. Ibenta mo. And mahaba ang buhay niyan. 2 to 4 weeks tatagal. And as mentioned earlier, you can put any flavoring of your choice. I'm going to see you all soon.